Good day, this is Sir Paya. So for today's episode, we're going to make a vaccination information management system. So, saan siya pwede magamit? Magamit siya sa city, sa province, at saka sa municipality. So, para ma-record nila or ma-track down lahat ng mga records na tapos na na undergo ng vaccine. So, lahat ng mga tao na tapos na undergo ng vaccine. Okay, so yan. So, first is gawa mo tayo ng design. So, tatapusin natin ito na hanggang dalawa o tatlong episode lang. Mas mabilis. So, tapusin lang natin ito ng mas mabilis. Tap natin ito. I-anchor natin siya. So, naka-anchor na siya. And then, add tayo ng button. So, simpleng toolbox lang yung gagamitin natin. Ito, flat lang natin siya. And then, ito lang siguro. Or hanap tayo ng mas magandang kulay. Okay, pwede na yan. Pwede natin dito. Okay. Then, palitan natin ito ng yan, tapos icon, so hanap tayo ng icon yung audio, tapos ito is tapos image before ticks. Okay, so hanap tayo ng image. Okay. Ito. Lagyan natin siya ng yan, tapos padding niya. So, later is lagyan natin ng 10. Isa lang natin ito dalawa. Okay, ayan. Or ano lang mo ito yung panel. Para gawin natin sa ayan. Duck na lang natin ito. Okay, so personal cursor. Palitan natin siya ng nakahan. Okay, then copy natin. Copy natin. Tapos ito, palitan natin to ng category.
Kasi sa boxing, meron siyang category, no? May for example, A1, A2, A3, A4, and so on. So, for A1, yun yung mga ano, frontliner, mga medical personnel. And then, gawa tayo dito ng for the vaccine, maintenance for the vaccine. Tapos, gagawa rin tayo dito ng medical staff. Ayan, yung nurse saka yung doctor. And then, gagawa rin tayo dito ng health facilities. Tapos ito is gawin natin siyang batch, no? May batch kasi yung pagdating ng vaccine. Tapos ito, gawin natin siyang kahit ito na lang ano. Gawin lang natin itong vaccination. Ito yung report. So, saka nating habol yung SMS. Tapos, lagay pa tayo ng isa sa baba. Gawin nating log out. Lagay natin dito sa baba. Naka-dock shot. And then, lagay natin dito sa pinakababa. Ayan. Then, yung SMS natin. So, dito natin lagay yung port at saka yung custom message. Ayan. So, personal, then category. So, hanap tayo ng icon. Ito lang siguro sa category. Tapos sa vaccine, hanap tayo ng icon for the vaccine. Siguro. And then the medical staff. So, pwede kayong maka-download ng icon sa platicon.com. So, ayan. So, ito is yung vaccination. Yan mismo. Tapos, ito yung sa report natin. So, yung iba, wala pa tayong icon. So, dudan-dudan na lang natin. Kasi wala pa tayong icon, no? Ayan. Okay, so ayan siya. So, present tayo for the personal. FRM. Maximize lang natin kasi i-fit natin siya dito sa loob. Okay. Tapos tayo ng ano. Panel na lang siguro. Or kahit hindi na panel, ano lang siguro. Add man tayo ng data grid. Ano ba yung data grid? Ito tayo.
Data grade at tayo dito. Ayan, then make sure yung data grid natin is naka-anchor. Okay. Ayan siya. Then, customize na lang natin siya. So, gawin natin siyang puti. Ready na lang natin. Upsize, disable, gawin natin siyang 30. So, back color. Yan ang control. Tama na yung control siguro. Full color. Okay. Pwede na yan. Tapos yung background color, so white lang natin siya. White, tapos full color, palitan lang natin siya ng ganito. So, same with dito. Then ito, so ito na lang yung gagamitin natin sa selection. Okay, tapos dito is, palitan natin siya ng single horizontal. Tapos sa grid line, so pwede na yan. Okay lang yan. And add tayo. Add tayo ng si ID. Dapat i-hide lang natin siya. And then, last name. Dapat na issue. First name. MI. Tapos sama natin yung suffix. So, kailangan natin address. So, kailangan rin natin si address. Kailangan lang natin yung birth date. Then, kailangan rin natin yung or gender niya. And then, yung pale health, no? So, importante yung pale health mga pag meron. Ito kasi yung mga details na nakita ko sa vaccination card ko. Okay, category. No, not the category. So, simulan na lang natin yung category. Status lang. Lagyan natin ng status. Okay, so ayan. Then ito, gawin natin siyang all cell. All cell rin natin to. So sa status, makikita natin kung hindi pa siya vaccinated. First dose ba siya? Or fully vaccinated? So siya yung ilagay natin dyan sa status. So by default, once nag-add pa tayo ng record, so yung status niya is not vaccinated pa. Okay? So, allow user to add rule. False lang natin to. And then, tanggalin lang natin yung kanyang row header. Ito, tanggalin natin. So, kung sa inyo, if okay lang sa inyo, so, huwag nyo nang tanggalin. Ako, hindi ko kasi gusto yung data na makikita ko. Ano, row header visible, false natin. Tapos, dito sa ating, ayan, visual style, i-false lang natin siya. Para ito yung makikita natin. Okay. Then, pwede rin natin tanggalin yung wait. Tanggalin natin. Ayan na lang natin. So, ayan siya. Okay. So, pwede tayo mag-add dito ng button. Ito na button na lang. Kopyahin na lang natin to. Tapos i-add natin dito para mas mabilis. Since naka-dock siya, so, inan lang natin. Okay, and then palitan lang natin yung kulay, no? So, for color niya, gawin natin yan.
Okay, so si Icon, pwede natin tanggalin. Kailang naman pag walang icon. Then, lagyan lang natin ito ng close. Okay. Tapos, yung size niya, gawin lang natin siyang 28. Kasi by default, naka 38. Ano, yung 38 kasi yung pinupiya natin. Dito sa ating close. So, pwede niyong palitan. Actually, marami tayo dito makikita ang flat colors. Is ano yung gusto nyong flat colors? Like, tapos ito na lang. Gusto ko kasi palagi, kung napansin nyo, no? Mahilig talaga ako sa blue. Kaya palaging, ano, yung color na sinisilip is blue. Actually, marami naman dyang color na pwede nyong magamit. Ah, so, add tayo ng isa. Tapos, ito yung C. Palitan natin yung kulay. So, ayan. So, siguro ito yung sa aring close. Para may specify natin, ayan, yung close natin. Tapos yung ano natin. Ito na lang yung gagamitin natin na create new. Okay, so ito is palitan natin siya ng or add new. Add new. Ayan, tapos change lang natin yung kanyang for color kasi mukha siyang naka-disable. So gawin na lang natin white. Okay, so ayan na siya. And then make sure naka yung anchor niya is naka right align. Ayan. Para pag maximize ng form is sasama siya. Or kasama siya yung i-maximize ng form. Okay. Tapos dito is pwede nating lagyan ng label. So personal list. If may messages kayo, no, parang hindi angkop yung personal, so ano bang matawag natin dyan? Parang palitan natin to. Palitan na lang natin ng ito. Ito yung gawin natin na back color. Para mas may iba. And then, yung for color niya is, ayan. And of course, lakihan natin ng konti. Gawin natin 11. Ayan, yung personalized mo din. Okay, so ayan. So, BTN, palitan rin natin yung mga name nila. Para mas madali natin may trace if ever magka-error. So, ayan. BTN vaccine. BTN medical. Medical na lang. BTN health. BTN vaccination. BTN report. So, this is report. Then, BTN SMS. BTN logout. Okay. So, sa personal natin, dito natin siya ipalabas sa panel 2 natin. So, with FRM personal and then that top label false lang natin siya. And then panel 2 dot controls dot add. So, i-add natin yung ating FRM personal. And then if the that bring to front that view. Okay, so ayan siya.
Personal, so ayan na siya. Okay, so dito lang is, ano, nakena lang siguro natin to. Kasi sobrang late siya. Resize, punta tayo kay resize. Ayan, resize, form resize. Ayan, dito siya. So, palitan lang natin ng, or create lang tayo ng variable int x as integer. And then, screen dot primary screen dot bounds dot width. Then, int y. The primary screen that bounds that height. Okay, and then mid that width at x, mid that height at y. Okay, so run natin. Teka laman. Ay, mali. And y, x, and y, left 0. At sa baba, and try natin. Primary skin. So this is the primary skin. And x and try height. And x. Width and height into y. Okay, so try natin 0. Kasi pag 0, occupy niya lahat nito eh. Ayan, naka-occupy lahat eh. So dapat hindi ganun. So, dapat palitan lang natin to ng int y, and then minus natin ang sample 40. Int y, okay. At maliit siya. Kano ba yung value ng int y? Mali. Aha. Int y. Height. Top is 0. Ah, mali. So, this is 0. So, dito ako maglagay ng minus 40. Ayan. Para meron pa dito natira. Okay. So, ayan siya. Or
Pwede naman natin siyang palitan if ayaw nyo ng ganong kulay. So, white na lang natin to. Oh, white na lang to, white. So, same mid dito. Dapat white na lang natin to. And then, need the dispose. Title form. So, enter screen lang natin, tanggalin natin 'to. Control box. Ay ng panel. Okay, na text box. Birthday, gender. Gamit tayo dito ng time picker. I think pwede natin tatanggalin na lang. Tanggalin na lang siguro natin. Doon na lang natin lagay sa vaccination yung ID. Ayan. Tapos add tayo dito ng
Tanggalin natin yung padding. Tapos, simper na lang natin siya. Ayan. So, ayan siya. Then, palitan natin to ng bitin same. Bitin update. Then this is txt l name, txt if name, txt mi. So since mi lang siya, so pwede lagyan natin dito sa kanyang character casing, ano, sa maximum max length lagyan natin 1. Suffix. Eh, wala pa tayong address, no? Wala nalagyan ng address. Address, ayan. So, lagay pa tayo ng isang address. Ayan, so si address is lagyan na lang natin siguro ng konti sa address. I-line na lang natin. Ayan. Okay, so change natin yung name. This is txt. Address, bdate, CBO gender. So, gender natin, palitan lang natin or lagyan lang natin yung connection niya ng male at saka female. Ayan. And then, punta tayo dito. And then, kay Kipris, lagyan lang natin a.handled true para hindi siya maimputan. Ayan. So, click natin to with frm personal details that btn update that enable false and then that show dialog. Okay, so ito yung ating personal information. Hindi pa natin nalagyan dito ng name. So, lagyan lang natin siya. Lagyan natin siya dito. Okay, so next natin gawin is dito sa ating category. So, add tayo ng form actually pwede natin siya maintenance pero mas okay kung ano para mas madali siyang makita, mas okay siguro pag ano na lang. Ma-display siya dito sa ating menu.
Then palitan natin to calibri yung color order style fix angle control box pulse. Then to palitan natin to ng white. Then personal, ayan. So copyin lang natin to para mas madali lang siya. Ayan natin dyan. Ayan, so mas madali siya, di ba? Punta natin siya ng category list. So, sa category, meron tayo dito. Category at saka yung description niya sa category. So, makikita natin sa description. Ay, no, wala pa tayo dito. Ano pala? Add, edit, delete na button. So, pwede tayong gumamit ng button or pwede tayong gumamit ng link. Ito siya. So, example, link na lang para mas madali. Link or button. Okay, for button na lang siguro, no? At ayan ang button. Dalawang button. Ito, inis button rin to. Palitan rin natin to. Pwede natin itong button. Ayan. Okay, so name niya is palitan natin siya ng BTN deal or delete. BTN edit. Or button or ano lang siguro, hindi button, dapat ano siguro, image. Kasi mayroon akong image dito eh. Tatang gagaminit natin. So again, pwede kayong makadownload ng image ha. Ayan, mayroon ako dito eh. Pwede kayong makadownload ng image sa flaticons.com. Or pwede rin, isama ko itong image na ito yung ginamit natin. Pwede rin. And then si description, ano na lang natin ito i-fill natin. Ayan, para lahat sila. Then dito rin is palitan rin natin to or magdagdag tayo dito ng image link. Ano? Image, view image column na dalawa. Lagyan ko pa ng ano. Tapos ito, edit, at saka ito is delete. Delete. Then, seal natin to, ito rin. Then, palitan natin siya ng BTN, edit, at saka si BTN. Ayan. Okay, so meron tayo sa category. Then add tayo dito ng another form. FRM category. At tapos, tanggalin lang natin to. Center screen lang natin. Fix angle lang natin. Again, mas importante talaga o mas maganda tingnan pag naka-uniform yung mga font natin. At saka minimize lang natin yung kulay ng ating ano, ng ating design, no. 1 to ano, 2 to 3, 2 to 4 colors. Mas okay na 'yan. So, copy lang muna natin 'to. Kaya natin dito. O, palitan natin ito ng white. And then, select all, copy. Lagay natin dito. Ayan, napakabilis. Ito is category.
Description. Netes, wala na to. Wala na to stars. Okay, so palitan natin ito ng txt. Tapos, i-character casing natin, naka-upper. Ito rin, i-upper rin natin ito. Ayan. So, ito lang siguro, no? I-upper na lang natin ito, character casing natin. Character casing, naka-upper case. Ayan. So, dito sa category. So, copy lang natin yan. Copy. Ano, hindi yan. Ito. Copy lang natin ito. Lagay natin dito. And then, palitan na natin ito ng if-rm category list. Lagay rin natin dito. Then, sa category list natin, code lang natin ito ng me.dispose para pag close ang form. Saka pagtawag with FRM category dot btn update dot enable pools. So by default naka enable lang yung AC add. Okay, so meron tayong category at saka kay personal. So muro design muna tayo dito. Category add category. Wala tayong close dito. Palitan natin siguro, no? Ah, wait. Siguro natin lang ito. Kasi siya is yung kanyang flat style na kablo kasi. Palitan natin. Ito rin. Palitan rin natin to. How about ito? Ayan, naka-blue. So, palitan rin natin ito. Flat style niya. Ito lang siguro ang palit natin. Ayan. So, lahat ng close, palitan natin. Ito rin yung kanyang flat appearance sa mouse over back color. Change lang natin siya. Kasi talagay natin kanina is blue. Then ito rin. Parang ganda. Okay. Then next natin gawin is add naman tayo ng another form. Windows form. So change natin ito ng FRM. So, bang meron pa dito. FRM vaccine. Vaccine list. Okay, so kung ano na mga vaccine yung dumating, no? Then, maximize. Tapos, change natin yung fan. Yung full color. Yung borders. Style. Control box. Ito na natin to false. So, balik tayo dito sa personal. And then, copy lang natin yung size. Ayan, and then change lang natin to. So, balik tayo kay personal. Then, select all copy. Then, lagay natin dito. Okay, so, mas madali. Vaccine list. So, siguro sa vaccine, ilagay lang natin dito is tama yung ID. Name na siguro ng vaccine name, tapos brand. So wala na to, wala na yung bat. Tanggalin natin yan. Okay, to tanggalin na siguro natin to, yung name lang at saka yung brand yung ilagay natin. Ayan, so siguro yung name natin is i-fill natin.
Saya then add naman tayo ang another form. Ano? Code lang muna natin to. Meta-dispose. Tapos add tayo ng another form. So, if rm box yan. Okay. Tapalin natin to. Kategori. Sa kategori na yung susundin natin. Lagay kay kategori. Lagay kay box. This is category details, no? After kissing, ano, multi-line, false lang natin. Wala. Okay, and then next is yung medical staff. Control box.
Designation license number. Then takes the name PBO designation and takes the license. Signation, dalawa lang siya. Doktor lang at saka nurse. Okay natin. Kasi sila lang kasi yung kailangan ng medical staff. Pero maksan meron na pala. Kukuha! I want the medical staff. FRM box and list. Yung isa is medical staff. Okay, so next is the health facility. Or kit muna tayo ng ano? Database. Yung database. So yung name lang natin is bits. Ayan. Then table. First is the PID. Integer and then auto increment natin to. Then we have the last name, our first name, I kailangan natin dito personal address. Birth date. Gender. By default, default value niya is get vaccinated, not vaccinated. Vaccinated na lang. Ito na yan. Ito na ang PBL. Category natin is empty category and description.
Iba yung ano ko. Dapat bro. Medical staff, the ID, the agreement natin. This is Maxi. Okay, so tigma tayo dito ng or agma tayo dito ng module. Dito lang siguro natin lagay yung connection niya. Isusaka na natin yung ating connection string, lagyan lang natin siya sa text file. So for temporary, dito muna natin i-gawin muna natin siya ng static connection. Sino SQL
Okay, connection lang muna natin. May seminar pala ako. Wait lang. Open ko muna yung seminar ko. Well, nagkukod tayo, no? Ah, wait lang. Okay, so continue tayo, no? Tek mo na lang siya ilagay. Ayan. First. Okay, so